Ito ang latest na balita, mga ka-istorya. Itong si China, lumamya na po. Lumamya. Sky PBBM. Kala ko ba tapang-tapang nila? Sabi ko sa inyo eh. Takot yan sumabak sa giyera. Dialogue na lang daw po, hindi giyera. Kala ko ba handa silang makipag-giyera? Ha? Kala ko ba, ang lakas-lakas nila, ang tapang-tapang nila. Ha? Etong balita, ang sabi, dialogue na lang nga daw po, ituloy daw po ang pakikipag-dialogue, ang pakikipag-usap. Bubulahin na naman tayo nito ni China. Uutuin na naman nila tayo. Ha? Dialogue! Ilang beses nang nakipag-dialogue sa kanila. Halos kapretso na nga nila lahat, ibinigay na ng dating administrasyon. Tapos si PBBM, ilang beses nang nakipag-dialogue, nakipag-usap sa kanila. Nag-comply ba sila? Wala. Hindi nila tinupad. Yung napag-usapan, tuloy-tuloy sila sa pambubuli, panghaharas sa atin, dyan, sa West Philippine Sea. Ang araw po na ito, alam naman ninyong napaka-espesyal na araw ito sa akin ngayon dahil birthday ko po ngayon. Ano po? Salamat po sa mga bumati, sa mga bumabati, at sa babati pa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Abaya, 24 years old na po ako ngayon. Kung baliktad yung numero, abay, batang-bata pa, ano ho? Pero hindi porket birthday natin ngayon, eh hindi na tayo magbabalita kasi napaka-importante ng mga lumalabas na balita ngayon. Mga ka-story, kahapon nga lang, hindi ako nakapag-live stream dahil napakasakit ng ulo ko kahapon sa sobrang puyat. Puyat po ako ng isang gabi, hindi ako nakatulog ng maayos. Tapos kagabi, hindi rin ako nakatulog ng maayos. Eh, umatake na naman yung insomnia ko. Naku, wala tayo. Siguro, ganito na kasi talaga ako. Simula nung high school pa ako na-develop yung insomnia ko kasi nga po sa pag-aaral ko ng seryoso, talagang pinagpupuyatan ko yung pag-aaral ko noon. Eh, yun ang naging epekto sa akin mula nung high school ako hanggang ngayon, ganun na po. Mahilig talaga akong magbasa, mahilig po talaga akong mag-research. So, ito nga po yung balita. Eh, baka naman, no, yung mga maluluwag at ang malalaki ang puso dyan, ba? Eh, baka pwede ninyo ako tulungan maging milyonaryo. Nananawagan tayo sa 1 milyong Pilipino. Send guys sa GCash ko ng tagpipiso, instant millionaire ako niyan. Tuloy, ito po yung balita. Palakihin ko nga muna, mga ka-ester. Pakishare po at pakilike, ano ho, para malaman ng ating mga kababayan ang balita na ito. Yung mga pro-China dyan, pasok! Pasok! Pakitag! Yung mga pro-China dyan, mga ka-ester, itag ninyo sila. Gira, sabi nga, dialogue na lang nga daw po, mga ka-ester. Ito yung balita, China urges Philippines to resolve South China Sea disputes through dialogue. Si China po ang may sabi niya na palakihin ko nga yung text. O, dialogue na lang daw po, usap na lang. Ano, hindi nagira. China once again urged the Philippines to respect the facts and return to the right track of properly managing and resolving dispute through dialogue and consultations as soon as possible. Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin o Buang Wenbin said on Wednesday. Pinagluloko nyo naman kami, kaya nga iba na ang approach ni PBBM dyan sa West Philippine Sea dahil binubulan nyo kami, na-realize ng presidente namin eh. Wala lang epekto yung dialogue, although ang ginagawa pa rin ng, ni PBBM, diplomatic approach. Oo, hindi pakikipag-away, kumbaga, itinutuloy lang ni PBB yung sinabi niya na hindi siya papayag na kahit isang kwadrado pulgada pa ng teritoryo ng Pilipinas maagaw sa atin ng ibang bansa na kagaya niyang China. Yung EDCA ay for defense lang po yan, hindi po for offense. Ano ha? Ito. Ay siguro sa palagay ko, hindi na mapalagay sa upuan itong si China, umiikot ng puwet nito kasi yung mga kalyadong bansa natin, abay tuloy-tuloy ang pagpapakita ng suporta sa Pilipinas. Ito nga, may joint maritime drills na naman eh. Ha? Mga ka-istorya, ha? Philippines, US to hold naval drills outside territorial sea. Kasama po natin dyan ang Japan at saka po ang Australia.
Mangyayari ito outside territorial sea, ha? Mga ka-istorya, yung 12 nautical miles, sa loob ng 39 years. Uulitin ko, sa loob ng 39 years na nakalipas, sa loob ng 39 na nakalipas na taon, ngayon lang po ito mangyayari dahil po sa weak president natin na siyang may balls na humarap sa China. Kaya nga sabi ko, sana weak president na lang lahat, mga ka-istorya. Nandyan si India, mga ka-istorya. Matagal na pong may away itong si India at saka po itong si China. Oo, dyan sa Tibet. Matagal na silang may away. Panahon pa po ni Mao Zedong. Totoo yan. Research po ninyo. Kumampi sa Pilipinas. At yung BrahMos missile, sabi po ngayong katapusan ng buwan ng March, i-deliver na po ng India dito sa Pilipinas. Yun ang sabi, ha, sa balita, mga ka-istorya. Pakishare naman at pakilike, malaman po ng ating mga kababayan ang magandang balita po na ito. Ano ho? So ituloy po natin ang pagbasa, ha. In response to a query concerning an open letter by Philippine Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr., Wang said at a daily news briefing that the Philippines keeps accusing China of intimidating in smaller countries. Totoo naman. Kahit itanggi pa ninyo, kitang-kita naman ng international community. Without mentioning at all the Philippine occupation of an encroachment on China's territory in Nansha, Kundao, that is a real propaganda trap. Yung inyo nga ang propaganda, tinuturing ninyo yung amin na inyo On the issue of Rinay Diaw, it's not the size, but the behavior of a country that determines who is right and who is wrong. Kayo yung wrong, kami yung tama. Binabaliktad nyo lang. He pointed out that right after the Philippines deliberately grounded its warship on Rinay Diaw in 1999, which seriously violated China's sovereignty, China made demarches to the Philippines, and the Philippines promised to tow away the warship several times. Pang tatlong beses na nila itong sinabi. Natatanggalin daw po natin yung BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal. Tayo daw po yung nangako, gobyerno daw po natin, mga ka-istorya. A senior official of the Philippine Department of Foreign Affairs made it clear that the Philippines had no intention of building any facility on Rinay Diaw. It doesn't want to and will not be the first country to violate the declaration of conduct of parties in the South China Sea. Ah? Ganun. Ito kaya yung binabanggit ni Harry Roque na gentleman's agreement. But 25 years on. Pakalipas ng nung nakaraan, sabi nila 20 years. Ngayon binago na naman, 25 years na naman. Ago, so sinong presidente noon, 1999? Same pa rin, no? Not only hasn't the Philippines fulfilled its promise to tow away the warship, it has even attempted to send construction materials for large-scale repair and reinforcement of the warship in order to build the permanent structures and Rinay Diaw, mga ka-istorya. Yan po yung Ayungin Shoal. Kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Ano ho? Abay, nangako tayo daw na aalisin natin yung BRP Sierra Madre doon. Pagkalipas ng 25 taon, di pa rin natin tinupad. Sa halip, nagdadala pa raw po tayo doon ng construction material para i-repair daw po yung grounded warship doon, pointing out that the Philippines has gone back on its word. Parang binawi daw po natin yung salita natin, yung pangako natin. Hindi natin tinupad. Kayo nga yung hindi tumutupad sa napag-usapan And it stirred up trouble to provoke China. Tayo pa daw po yung nagpo-provoke sa China. Kapareho po ng mga terminologies na ginagamit ni Harry Roque. Ano? He said, the behavior of the Philippines not only breaches the understanding between the two. May understanding daw po sides on handling at Rinay Diaw issue but also violate the DOC. Ano yun? Yun na ba yung gentleman's agreement between the Duterte and Xi Jinping? Especially its Article 5 on refraining from action of inhabiting the presently uninhabited island, reefs, shoals, cays, and other features. The Philippines is clearly responsible for the current tension. At tayo daw po yung may kasalanan. Kung bakit nagkaroon daw po ng tension, tingnan ninyo, tayo nang sinisisi. Kagaya rin ang sinasabi ni Harry Roque, ano na tayo. Sila nga ang nagsimula ng kaguluhan dyan. Dyan, sa West Philippines, si China.
Si China ang nagsimula dyan. Sila ang salarin dyan. Tayo ang biktima pero binabaliktad na tayo, mga ka-istorya. Naka po, oo naman, oo. Mga ka-istorya, ibang klase talaga, no? Kaya pa paano kami makikipag-dialog na naman sa inyo? E binubulal, binabaliktad nyo kami. Pinapasama nyo kami. E samantalang kayo nga yung may kasalanan, kaya may dispute dyan. Ang totoo, hindi lang po tayo. Mga ka-istorya, sinasabi ko sa inyo. Ha? Itong mga pro-China, West Philippine Sea, South China silang ang pinangangalandakan nila. Tayo daw po ang nangpuprovok. Aba, teka lang. Ay, bakit sa Indian Ocean? Nandun din ang presensya ni China. Hello, huwag nyo kaming pagbubulahin. Buong Indo-Pacific region, nandyan ang presensya ni China. Mga fishing vessels nga nila, hinuli, kinumpis ka po ng South Korea dahil doon mismo illegal na nangingisda si China o ang mga Chinese sa karagatan po ng South Korea. Kinumpis ka sana, ganito din ang gawin, no? Dito sa Pilipinas. Kumpis ka hindi natin, kaunting tapang pa. Kumpis ka hindi natin. Oh, balita yan. Mga ka-istorya, i-research po ninyo. Mga mangingisdang Chinese, yung barko nila hinuli, kinumpis ka ng South Korea at pinadideport sa China yung mga Chinese na mangingisda. Totoo yun, sana ganyan din ang gawin dito sa Pilipinas, mga ka-istorya. Kaunting tapang pa, ano? Huang stressed that China and ASEAN countries have long been committed to properly managing and resolving dispute through dialogue and consultation. Wala nang ang epekto yung dialogue. Hindi nga ninyo tinutupad eh. Between the states directly involved and have worked together to jointly. Sabihin ninyo, umiikot na yung puwet ninyo dahil nakikita ninyo yung mga kaalyadong bansa ng Pilipinas nagtutulong-tulong. Nakukuyugin talaga kayo. Makukontain kayo, makukulob kayo dyan sa South China Sea, di kayo makakagalaw. Kaya nga todo sikap sila ngayon para pumawasak nila yung first island chain na kinabibilangan ng Pilipinas dahil barikada yan sa harapan nila. Yan ay pader na nakaharang sa kanila kaya hindi sila makagalaw ng malaya, ano po, palabas ng West Pacific. First island chain from Japan, Taiwan, Philippines hanggang dyan sa may Borneo. Sinisikap nilang wasakin yan, kaya sasabihin hindi tayo involved sa ginagawa ni China dyan sa South China Sea. Directly involved tayo dahil kasama tayo sa first island chain at tayo allied countries, country ni Amerika. Kailangang wasakin yan ni China, yung first island chain na yan, para ma-dominate po nila ang South China Sea. Otherwise, kung hindi nila mawawasak ang first island chain, imposibleng magawa nila ang ambisyon nila na yan. Kaya nga asar na asar sila eh. Sa administrasyon, sa pulisiya, sa foreign policy ni PBBM eh. Dahil napurnada yung pinagplanuhan nila at pinagkagastusan nila ng napakalaking halaga na ambisyon nila na ma-dominate ang South China Sea. Ah, para ma-dominate nila yan, uulitin natin, wawasakin nila ang first island chain. Kaya tingnan ninyo, target nila, Japan, nandyan ang presensya nila sa karagatan ng Japan, sa Taiwan, sa Pilipinas. Di ba? Kaya nang sasabing problema lang ito ng Pilipinas. Hindi, huwag kang pabubula dyan sa mga pro-China na yan. Binubula nila kayo. Itong sinasabi natin, ang katotohanan, ang realidad. However, for some time, the Philippines has been pulling non-regional actors into South China Sea affairs to back Philippine provocation. Tingnan nyo, tayo nga talagang sinasabi lang nagpo-provoke. Ano? Tayo talaga pinagdidiinan nilang may kasalanan. And the violation of China's sovereignty. Sovereignty pa daw po ng bansa nila ang binaviolate natin, ang nilalabag na. Samantalang, lantaran na lantaran, sovereignty natin ang binabalahura nila. He said, adding that the Philippines has been pursuing selfish gains at the expense of the consensus reached by countries in the region. Talagang walang hiya talaga. Kaya paano, hindi talaga dapat magtiwala dito kay China. Dahil double standard dito. Tama si Professor Renato De Castro ng La Salle University. Double standard talaga ito si China. This is the main reason why the situation is in the South China Sea has escalated and become more complicated. Kaya daw po naging magulo ang sitwasyon dyan sa West Philippine Sea, sa South China Sea. No? At kaya daw po tumindi yung sitwasyon ay dahil tayo daw po ang may kasalanan. Dahil tayo ang nang-provoke daw po. Mga litanyahan niya ni, ano eh, ni Harry Roque. Ganyan din pareho eh. Ano? We once again urge the Philippines to respect the facts
observe the relevant understanding between the two sides and DOC provisions, follow the consensus reached between China and the ASEAN countries, and return to the right track of properly so on and so forth. Pag tayo nagpabula dyan, wala na. Gumagamit kasi sila, mga ka-istorya, nung tinatawag po na art of deception or art of war. Gusto nila manalo sila dyan sa South China Sea nang hindi nag-i-engage sa giyera. Kasi alam nila, di sila obra sa giyera. Eh, bagsak na nga ekonomiya nila, babagsak palalo bansa nila pag tutulong-tulungan sila ng mga allied countries natin all over the world dyan. NATO, EU, Amerika, Canada, Australia, Japan, South Korea. Ang dami. Saan sila pupunta? Eh, kulob sila dyan. Kulong sila dyan, mga ka-istorya, sa South China Sea. Sige, kakampi si Russia. Eh, World War III. Gusto ninyo, matapos na ang maliligayang araw ninyo. Unang sangkatauhan sa mundo. Diba? Ha? That would be a nuclear apocalypse. Yeah? Posibleng mangyari yan. World War III, kasi ang pag-uusapan na dyan, mga ka-istorya, eh, gamit na ng ano yan eh. Nuclear weapon na yan. Eh. Kung magkaalangan, inisabi ng mga taong natutulog sa realidad, eh hindi daw po totoo ang nuclear weapon. Panakot lang daw po yan. Ay sinong niloko mo kundi sarili mo? Bakit? Ay pagkakagastusan ba yan ng bilyon-bilyon o trilyong-trilyong dolyares ng mga superpower countries pagkatapos pan-display lang yan? Panakot lang? Hindi gagamitin? Kalukuhan yun. Pag nagkaalanganin at na-corner na ang isang bansang superpower country, ano ho, ay gagamitin yan. Yan ang last resort na pinaka-powerful weapon ng isang superpower country, mga ka-istorya. Eh siguro, ayaw, di naman mangyari yan ni China at saka ni Russia. Ito nga ang si Russia, eh, hanggang ngayon, di gumagamit ng nuclear bomb dyan sa Ukraine. Eh. Once na gumamit kasi sila ng nuclear bomb, ay gagamitan rin sila ng nuclear bomb. Lalo na si Amerika. Umpisa na yon. Umpisa na yon. Eh, katapusan din yun ng maliligayang araw nila sa mundo, mga ka-istorya. Diba? Oh, ano ba yung art of war na yan? Basahin ko sa inyo, ha? Eh, ang sinasabi ko sa inyo, mga ka-istorya, hindi nang gagaling sa akin. The Art of War. Sun Tzu. Ito yun, yung naka-highlight, ha? Sun Tzu argues that war shouldn't be taken lightly. That the highest form of warfare is defeating the enemy without fighting, and that being still and inscrutable is the business of a general. He emphasizes the use of intelligence over brute force and teaches us how to win battles the smart way. Yan po, mga ka-istorya, yung art of war. Napansin ninyo yung termino? Palakihin ko nga. Ito po yung ano eh, that the highest form of warfare is defeating the enemy without fighting. Yan yung pinapaliwanag ko sa inyo kanina. Ah, naintindihan nyo na. Yan yung ginagamit ni China ngayon. Nasabi ko sa inyo, takot din yan sumabak sa giyera. Sige, palaban sundalo nila. Palaban ang armed forces nila. Aba, bakit ang mga Pilipino at mga allied countries natin hindi palaban? Bah, mga Pinoy lang, subok na sa kasaysayan eh. Mga ka-istorya eh. Ang tanong dyan, yung gobyerno ba ninyo handa na? Talaga ba? Ha? Alam ng gobyerno nila, bagsak ekonomiya nila. Sasabak talaga sila sa giyera. Alam nila. Kukuyugin sila. Makukulob sila sa South China Sea. Alam nila, oo, sige, may mga nuclear weapon kayo. Abay, mas marami naman ang sa mga allied countries natin. Diba? Mga ka-istorya, sabi nga ni Trump eh. Abay, hindi nila kami dapat tinatakot-takot. Ika, ang binabanggit niya eh, ang Russia. Ha? Kung may nuclear weapon, ika kayo, aba, may nuclear weapon din kami. And our nuclear weapon is are working. Yun ang sabi ni Trump. Pinapanood nyo ba yung video clip na yun? Ako ilang beses ko pinapanood eh. Mga ka-istorya eh. Ha? Yun po ang totoo, ano eh, yun ang realidad eh. Takot yan. Kaya nga na pinipilit na naman nila pakikipag-dialogo eh. Kung talagang gera gusto nila, bakit di pa sila gumamit ng armas eh? Armas na gamitin nila. Ay bakit ito na naman? Dialogo na naman, mga ka-istorya. Why? Takot. Oh, dito naman tayo sa balita na ito. Ha? Philippines. US to hold naval drills outside territorial seas. Yung territorial seas kasi is 12 nautical miles lang. Iba yung territorial seas, iba din po yung exclusive economic zone. Exclusive economic zone is 200 nautical miles from the shore. Ito po yan ha. Ay, mismong nasa United Nations tayo ha. Part 5,
Exclusive Economic Zone Article 55, ano? Baba tayo, naka-highlight na 'yun kung hindi po ako nagkakamali, yung Exclusive Economic Zone, asa na ba 'yon? Nandito 'yun, nabasa ko na 'yung kanina pa, yung 200 nautical miles. Wait. Find na lang natin para hindi tayo mahirapan. Where is defined here? Nawala na naman, ewan ko ba. O baka ako inaantok lang. 200 nautical miles. Ayan, Article 57 pala. The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. And ha, so iba yung territorial sea na 12 nautical miles at iba naman yung exclusive economic zone. Ito naman, sabi ko yun. Mga pro-China. Aba, hindi atin WPS. Wala daw po WPS. Yung sakop daw natin hanggang 12 nautical miles lang. Yung exclusive economic zone natin daw ay hanggang 200 nautical miles daw. Kumbaga, pinagdidiinan nila sa madaling sabi, kay China talaga yan. Teka lang ha. Puntuhan natin. Kagatin natin yung 12 nautical miles. Ano ho, na territorial seas. Sige. Aba, eh pagkalayo-layo na ni China, libu-libong milya na. Di ba? O di hindi rin kanila. Mas lalong hindi kanila kung hindi atin. Di ba? Sige. Kagatindan natin ang exclusive economic zone natin. Hindi natin teritoryo. Sinasabi nila eh. Exclusive economic zone lang yan. 200 nautical miles. Eh kung hindi atin yan, lalong hindi sa China. Di ba? Ang linaw nun. Kaya pag kayo nagpabulay, mga kaistor, at hindi mo inialisa at hindi mo hinimay, ay talagang maliligaw ang mga Pilipino sa sinasabi ng mga pro-China. Kaya ako, ang ginagawa ko dito, hinihimay ko eh. Kagatin natin yung sinasabi nila. At kinagat na nga natin. Malinaw. Hindi rin kay China kung hindi atin. Ha? Eh ang problema, may international law. Recognized po sa international law yung ipinaglalaban natin. Atin, hindi kay China. Kaya nga ini-award sa atin yung Scarborough Shoal eh. Di ba? Linaw nun, mga kahistorya. Taloy. Dito tayo. Ha? Anong sabi dito? For the first time in 39 years. Kaya nga sabi ko sa inyo eh, sa loob ng nakalipas na 39 na taon, ngayon lang ito ulit mangyayari. 39 years. Yung nakalipas na 39 years na yun, panahon pa po yun ni Apo Lakay. Ah, di ba? Dalawang Marcos lang talaga. Wala lang iba. Tuloy natin. For the first time in 39 years, combined naval drills in the annual Balikatan military exercises between the Philippines and the United States will be held beyond the country's 12 nautical miles territorial waters in the West Philippine Sea next month. France, yan kasama pa pala ang France, oh. France will be participating in the group's sail in international waters where Chinese military and Coast Guard ships have been roaming around and blocking Philippine rotation and resupply missions to the BRP Sierra Madre and Ayungin Shoal and other features within the country's exclusive economic zone. Oh, di ba? Mga ka-istorya, ito pa. Australia and Japan will not be directly participating in the naval exercise but are sending observers. Di kasama pa rin. Ganon pa rin. Ibig sabihin ang kasama pala doon si France, si Australia, at si Japan. Mga ka-istorya, ha? Ngayon, ito pa. Philippines to hold joint naval drills with US, Japan, Australia. Basahin din natin ito. Financial, the Economic Times naman po ito, mga ka-istorya, no? The Philippines will hold joint naval drills with the United States, Japan, and Australia. Two diplomatic sources told AFP Thursday as the four countries deepen military ties to counter China expanding influence in the Asia-Pacific region. Ang purpose, to counter China. Ang linaw noon, mga ka-istorya, naasar ang China. Kasi pati po si India, sumama na rin. Ah, meron din po eh. Mga ka-istorya eh, meron din po eh. Anong sabi dito? Ah? Palakihin ko, kasi hindi nyo yun dyan mababas. Chinese military irked by Indian Navy drill with Philippines. Ito kasi yan eh. Mga ka-istorya eh. Unahin muna natin. Naasar! Si China, ayaw nila. Ay, pwede ba nilang pagbawalan ng India? Hindi. Hindi nila pwedeng pagbawalan yan. Dumadami ang kalaban po ni China. Alam nyo kung bakit babagsak ng tuluyan itong si China? Wait lang ha. Salamat po.
bumata ako. Kung baliktad yung numero, ha? Alam niyo kung bakit babagsak ito ng tuloy si China? Sige, sumaba ka sa giyera. Eh, nag-ipon ka ng kaaway. Nag-ipon ka ng kalaban. Buong mundo kalaban mo. Saan ka pupulutin, di ba? Eh, yung mga technology niyan, ginaya lang sa Amerika. May mga faulty pa nga eh. May mga ano po, kumbaga low quality, kahit mga fighter jets po nila, nababalita, low quality, mga sirain. Paano? Kinopya lang sa Amerika. Totoo yun, ginawan ko na ng content yun sa mga matagal na sumusubaybay sa akin, mga ka-istorya. Sabalik tayo dito sa balita. With eye on Beijing, India, and Philippines hold naval drill in South China Sea as strategic ties grow. With deliveries of BrahMos missile from India to the Philippines set to begin early in 2024, Manila is now planning to procure Tejas jets as both countries plan to take on China. Wow, ganda ng balita, no? The bilateral relationship between India and the Philippines is growing as blistering pace, especially in defense and security. Tingnan nyo ha, defense and security. Yung mga termino, sana nababasa ninyo dyan kasi medyo, ano na, yan lang kaya. Pag pinalakip ko pa ito, iba na eh. Even as both countries are increasingly standing up against China, Chinese aggression, much to Beijing's discontent. Earlier this week, Indian warship INS Kadmat dock at Manila. Ah, pumunta na pala ng Manila. Ah, yung kanila pong warship for an ongoing long-range operation deployment that is aimed at boosting bilateral maritime cooperation. Naasar si China, mga ka-istorya. Ayan yung balita. Naasar dahil dyan, Chinese military irk by Indian Navy drill with Philippines. Basahin nga natin. Peeved over the recent naval exercise between the navies of India and Philippines in the disputed South China Sea, Chinese military on Thursday said defense cooperation between different countries should not harm the interest of third countries and regional peace. Kayo nga yung may gumagawa nun eh. Answering a question from Chinese media about naval exercises between an Indian naval ship and the Philippines naval vessel besides planned by France, o yung binanggit kanina, nabalita mga ka-istorya. Naasar. Kala ko ba? Tapang-tapang nyo. Naasar pala, no? Akala ko ang tapang-tapang, mga ka-istorya. Yun pala, duwag. Sabi ko sa inyo eh. Pakitag nga po yung mga pro-China, mga ka-istorya. Ito pa. Itong Quad Trilateral Security Dialogue or in short, yung tinatawag po na Quad. Hindi nyo ba alam yung Quad? O para sa mga hindi pa alam, ano ha, mga ka-istorya. Ito kasing Quad na ito, nung itinanong po ito ni Professor, sino ba itong taga-UP? Nasa dulo po ng dila ko, pasensya na kayo, ako'y puyat. Pag puyat ka talaga, ay mahina yung ano ng isip mo eh, no? Dito, isa ito sa kayong Machiavellian na question. Dito talaga pumalo ng husto yung rating ni PBB. Nakita ng mga Pilipino yung talino ni Pangulo eh, no? So ano nga ba ang quadrilateral security dialogue at ano po ang purpose nito? So, i-discuss natin para malaman po ninyo. Ano? The quadrilateral security dialogue between Australia, India, kasama si India, Japan, and the United States. Apat sila. More symptom than solution to the problem of growing instability in the Indo-Pacific. So, Indo-Pacific, karagatan. Ang Indo-Pacific ay mula po dyan sa may Australia hanggang dyan po sa may gilid po ng Amerika, West Pacific. Ano ha? Kaya nga Indo-Pacific kasama, ano ha? Si India dyan. Dadaan yan dyan hanggang sa South China, si karagatan po yan. According to official statements, ito na yung purpose ng Quad. The main purpose of the Quadrilateral Security Dialogue is to intensify cooperation between the four partner countries, Australia, India, Japan, and the United States in tackling urgent challenges in the Indo-Pacific region. These include climate protection, health policy, and maritime security, kasama yung ginagawa ni China dyan. However, it is primarily the rise of China in the associated challenge to U.S. hegemony in the region that brings together the four partners. China, binanggit na. In this context, minilateral cooperation formats such as the Quad are gaining global importance. But more than 15 years after the start of formal meetings, increase so on and so forth. So, naintindihan natin, ano ho, mga istorya.
wait, anong nangyari dito? Palakihin ko nga muna. Axie Cookies na lang, Financial Times. Ito pa, si Japan. Tokyo in talks with Manila over sending troops to the Philippines. Yan yung pagpapalitan ng sundalo, mga ka-istorya. Napag-usapan na yan. Binalita na yan, mga ka-istorya. No? Binalita ko na rin yan. Ginawan ko po ng content yan. Possible deployment comes as two countries boost efforts to deter Beijing in South China Sea. Para na naman i-counter si China. Ha? A Chinese helicopter hover, so on and so forth. Unlock the editor, so on and so forth. Tokyo and Manila have discussed deploying Japanese forces in the Philippines as the countries near agreement on several security pacts aimed at boosting regional deterrence against China, according to one of the Southeast Asian nation's senior diplomats. See? Kaya ngayon, si China ang sabi, huwag nung giro. Dialogue na lang, tapang-tapang. Kala ko ba tapang-tapang nila? Sabi ko sa inyo, takot yan. Eh, yung mga pinoproject ng mga pro-China dyan, kalukuhan ninyo. Ha? Ang gusto nitong mga pro-China, isubo na lang ang Pilipinas sa bunganga ng China. No? Sumuko na lang tayo. kung si PBB nag-pro-China, tahimik yung mga pro-China yan. Pinapalakpakan yan sigurado si PBBM. Ay, nag-5-vote. Sa Amerika, o di asar-nasar sila ngayon. Kaya todo paninira. Ito ha, mga ka-istorya, sa Sukmed, talagang target tayo ni China yung disinformation campaign nila. At sinasabi pa na itong si China, ginawan ko din ng content, gumamit tayo ng lehitimong reference, nagre-recruit po talaga. Oo, nagre-recruit talaga. Estudyante at mga professionals. Opo, ang laki ng binabayad ni China. Sabi sa balita, ginawan din natin ng content. Bros kayo sa YouTube channel ko. Mga ka-istorya, wala tayong sinasabi kung sino yon. Basta ang sinabi po nung balita, nagre-recruit daw si China, nagbabayad ng malaki. Wala naman din sila pong pinangalanan. So hindi tayo pwedeng magturo-turo kung sino. Ano? Basta yung nasabi sa balita, mga ka-istorya. Oo, yun ang sabi. O, sa mga matagal na sumusubaybay sa akin, bros kayo. Click niyo yung YouTube channel ko, tapos punta kayo dun sa live, bros ninyo. Nakikita niyo din, ilang beses kong ginawan ng content. Yan si Professor Clarita Carlos po yung nagtanong kay PBB, yung sa Quad at saka po yung sa Machiavellian. Po. Salamat. No? Mga ito pa, tagtarin niyo ng military base, ng EDCA, ang buong Pilipinas. Lalong umiyak, ha? Maglupas ay kakaiyak itong mga pro-China. Tagtarin niyo na! Magandang balita yan. Ha? Malakihin ko nga. Ha? Navy. Karagdagan po itong military base. Ha? 6-13 additional bases nationwide. Ha? The Philippine Navy is seeking 13 more naval forward operating bases nationwide in addition to their initial proposal of 15 in view of the increasing tension in the West Philippine Sea and recent presence of Chinese vessels in Binham Rice. O tingnan nyo, Binham Rice. Hello, mga pro-China. Sabi nyo, South China silang. Bakit hanggang sa Binham Rice? O yung Philippine Rice? Pasipiko na yan. Nandyan ang China. Sabi nga ni PBB, mali na na. Incursion na yun eh. Oh, hanggang sa Philippine Rice. O sige nga. Kung ang talagang ipinaglalaban lang ni China, South China si. Kalukuhan ninyo. Kalukuhan talaga. Hanggang Pasipiko, lumalabas. Kaya nga sabi ko sa inyo, wawasakin ni China ang first island chain. Kasi ang target talaga ni China, global dominance, hindi lang po yan South China Sea. Ang totoo, hindi lang yan Indo-Pacific region. Diba? Oh, sige, tagtarin nyo na po buong Pilipinas, buong baybayin ng Pilipinas, tagtarin nyo na po ng military base. Abay, siguridad dyan ng Pilipinas, mga ka-istorya. Pabor ako dyan. Captain Emilio Orayo Jr., Assistant Chief of Naval Staff for Plans, made the revelation during Wednesday hearing at the Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones. Orayo noted that this proposal is in line with the Archipelagic Sea Lanes Bill and in the Comprehensive Archipelagic Defense Concept of the Department of National Defense. We had a workshop with the Navy, and after the determinations of the compliance of these two specific strategic documents, we decided to increase the number of FOBs from the 15 that we have submitted last meeting to 28, Orayo said. Tagtarin nyo, kahit 100 pa eh, okay lang eh. Pabor na pabor po ako dyan eh.
The figures of surprised committee, head Senator Francis Tolentino, even as he noted that the country has not proclaimed or created additional military bases in recent history. E paano nga, lalo na nung may naupo na pro-China. Tolentino then asked, do we have an imprimatur coming from the Department of National Defense? This is at the Navy level still, said Chief of Naval Staff Rear Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta. Tolentino filed in July 2022 the Senate Bill number 654 of the Philippine or the Philippine Navy Archipelagic Defense Act. Ganda nun na. The bill enumerates initial 12 possible sites from the initial proposal of 15 where the bases may be established. Salamat po sa pangmerienda ka istorya po na Ross Coy. Ano? 3100. Tama ba yung pronunciation ko? Hindi ko na ituloy. Ah, kasi medyo ano na eh. Basta, maganda yung balita. Ano ha? Okay. Paki-share naman. Paki-like. Ipagkaganda ng balitang ito, mga ka-istorya. Shout out sa 200,000. Umabot tayo yung pinaka-pick natin. 2,800 live viewers worldwide. Shout out po sa inyong lahat. Ano? Salamat sa mga bumati, sa mga bumabati, at sa mga patuloy pa pong babati sa aking kaarawan. Maraming salamat po. Ah, 24 years old na ang inyong lingkod ngayon. Kung babalik ta rin po ninyo ang numero. Ano? Shout out po sa inyong lahat. Ha? Hindi ko na kayo isa-isahin. Basta maraming salamat sa mga solid ka-istorya natin sa buong mundo na patuloy na sumusuporta, nanonood, nag-aabang sa mga content po ni Juan Historiador at sa lahat ng mga bumabati po sa atin. Pakishare po at pakilike. Hanggang dito na lamang mga ka-istorya. Shoutout po dyan sa mga solid ka-istorya natin sa Amerika, sa Canada, sa Europe, sa Egypt, sa Middle East. Maging dito po sa Thailand, sa Hong Kong, sa Malaysia, sa Cambodia, sa Vietnam, sa Brunei, sa Taiwan, sa Singapore, sa Japan, sa South Korea. Maging dyan po sa Australia, sa New Zealand. Hanggang dyan po sa Guam, sa Hawaii at sa Alaska. Dyan din sa Macau, China at sa Russia merong nanonood sa atin dyan. At maging, siyempre, dito po sa mga sulit kaistorya po natin sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Pakishare naman at pakilike mga kaistoryan. Hanggang dito na lamang po. Ako'y kakain na po ng tanghalian dahil inuna ko ang pagla-live stream kesa po sa pagkain ng tanghalian. Ang oras po dito sa Pilipinas ay alas 12:26 po ng hapon. Ayun. Salamat po mga kaistorya sa inyong lahat. Ano, hanggang dito na lamang po. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayan ito ang bansa Pilipinas. Salamat sa atin pong Panginoong Diyos. Ano, patuloy na pinagpapala ang inyong lingkod sa Panginoon Diyos, ang kapurihan. Ano, tayo ay alipin lamang na walang kabuluhan ng ating Panginoong Diyos na pinahahalagahan niya at iniibig. Ako sumasampalataya ko, ang Panginoong Diyos ang nagbibigay sa akin ng lakas at buhay, ng linaw ng isipan at paningin, ng talino at karunungan at mga tagumpay at kasaganaan. Ano? Hanggang dito na lang. Salamat po sa inyong lahat.